Praise the Lord. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Let us pray. Father, there is in the name of there is Jesus. Let everybody throughout the world hear thy glorious gospel and believe. Bless them, O Lord. Anoint the word, cast out unbelief and dust from them and bind the power of darkness in the mouth of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Minimahal. Sa lahat ng makikinig. Diyan pa lamang sa inyong mga bahay, sa inyong panonood sa television, pagpapalain na kayo. Just by hearing the gospel, the power of God unto salvation, to you, my dearest peoples of the world, my dearest peoples of the world, you can believe that the gospel comes from the good Lord. If you hearken to the voice of the Lord thy God attentively, you can receive 30%, 50% healing even in your homes with your televisions. But if you promise our loving God that you'll serve Him and follow His will to believe, repent, and be baptized in the name of Jesus. After your sins are forgiven, your sicknesses, whatever it is, be it cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, AIDS, it will be healed in the name of Jesus. You'll be healed in the name of Jesus. To prove without doubt that you have been forgiven your sins and you are bound for heaven. If you doubt, just come. So many were commenting. Before they came, they were televiewers. When they attended, they were amazed. They saw the power of the living God. They felt the stirring sweetness of the love of Jesus. This is the church of the living God. Let's see, Peter upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against me. Hallelujah. Ito ang iglesia ng Diyos. Hallelujah. We'll resist the devil. Lalaban sa Diablo. Hindi talunan ng Diablo. It does not succumb to the whims of the caprices of the devil. This church is an overcomer. It has power, endured by the power of the living God. Ito ang iglesia ng Diyos na may kapangyarihan. Kung wala kang kapangyarihan, lahat salita, kaya nang kanang Diablo dalhin sa apur ng impyerno. Dahil ang karamdaman na bunga ng kasalanan, lahat dito nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Ano man karamdaman mo? Gagaling sa pangalan ni Jesus. Ika'y kinulam. Ika'y nababaliw. Anong problema? Pag pumunta ka rito at nakinig ka at ika'y nakapaniwala at magpapatis mo ka sa pangalan ni Jesus, matiyak mo na ika'y akit sa langit, magmamara ka ng buhay na malagang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For the last 10 years, kami ay nasa television. Pag-umpisa po namin sa television, kami ay 400 lamang noon. Ngayon, dahil nakita lang proof at ebidensya ang kapangyarihan na ang Ebanghelyo ni Kristo ay kapangyarihan upang maligtas ang tao sa
kamay ng diablo sa apoy ng impyerno. Ang mga problema na lalutas, ang mga karamdaman na buong nagkasalit sigaling, nagpapagamugali nila, dapat na nila, ito nga ang katotohanan. Kaya million, millions and millions nandito na sa Jesus Christ Ministry. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung ayaw mo ng apoy ng impyerno, ayaw mo maging kayanan ng Diablo, hindi ka kaya ng mga hold-upper, mga kidnapper, mga rapist, mga kills, murderers, makalaban mo. Dahil sinabi ni Biblia, God is an unseen God. Ang mabait na Diyos ay tumutukoy sa panalangin. Mayroon kang katakutan sa bahay mo, kapag anak ng mabait na Diyos, lumuhod ka. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ang magsandata na aking kalaban, sirain mo, tunawin mga bala nila sa pangalan ni Jesus. Kanakatika, tugunin ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you are a Christian, a real Christian born for heaven, involved by the Spirit of the living God, you fear no one. No one can scare you. Wala kang katakutan. Walang makatakot sa'yo. Ang katakutan mo ay magkasala sa mabait na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us be wise and practical. Maraming nangaral, minamahal, na hindi tinawag mabait na Diyos, hindi niniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, kahit sa harapan ng patay, na buhay ang patay, hindi maniniwala. Yun po nangyari. 2,000 taon na nakalipas, na nalangin at tinimahal si Lazarus, ang kinakaibigan na matay, 4 na araw na nasa libingan, sinabi niya, Lazarus, come forth. Krakadaka, tumayo si Lazarus, nabuhay, nandoon ang mga leader ng reliyon. Sa halip na sumama sa ating mabait na tagapagligtas, ipinagkanulo, isinumbong sa priest, sa mga pare nangunguna sa Israel. Lalo silang nagalit, nagbabanta, tinakot nila ang mahal Panginoon na patayin nila, si Kristo. Dahil hindi niniwala yung mga tinawag, mapagkumbaba, mga wise, mga practical, naniwala sa mabuting balita. Hallelujah! Dahil kung kayo maniniwala, it turns out, hindi pala totoo. Wala kang mawala. Ikaw totoo, dahil totoo naman talaga. Doon ka sa likod fire pa hindi ka niniwala. Ngunit dito, tiyak, magmamana ka ng buhay na langgang dahil karamdaman mo. Anong klaseng karamdaman? Anong karamdaman sa pangalan ni Jesus ay gagaling, gagaling, gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung hindi totoo, disinsan ay wala nang makikinig sa akin sa loob ng 30 anyos sa aking pangaral. 30 anyos. Nag-umpisa kami sa 5? Bakit kayo ilang milyon na? Pati mga Amerikano galing sa Amerika, sa Afrika, sa Australia, pupunta rito upang makinig ng Ebanghelyo ng Kristo galing sa aking bibig. Mga pastor ng Amerika, bishop ng Amerika, Bishop John Smith, pumunta rito, 2 pastor at nagpalihan sa akin sa pangalan ni Jesus. Kung hindi sila nakatiyak na ang iyong abang lingkod ay man of God, kahit bayaran mo ilang milyong dollar, hindi gagawin nila yon. Bakit? 12 years ago, ako'y nakita ni beloved Bishop Smith ng Indiana sa vision, nasa Amerika siya, na ako'y nagsalita sa Lunita. Bumaba ang anointing galing sa langit at kumalat sa buong Pilipinas. Million-million ang naligtas, lumapit sa mabait na Diyos, sa katotohanan. Tinabi kapangyarihan. Dahil doon, siya pumunta doon sa Central Park at siya ay nagpalihan sa akin. Maraming testigo, mga libo ang nandoon, kamga kapatiran, ang bishop na yan nagpalihan sa iyong abang lingkod, minamahal. Ang isang taga-California na Evangelist,
Pumunta rin dito inutosan ng Bubay na Diyos. Pumunta ka sa Pilipinas. Hanapin mo si Pastor Almeda at ikay magpapanalangin. Pumunta rin doon, minmahal, at nagpalihan ang isang ebanghelista na Amerikano. Napatunayan na ito'y minmahal, hindi lamang ang Pilipino, ibang mga bansa, mga tao, mga nasa congregations ng iba. Pumunta rito dahil napatunayan nila na ito ay katotohanan, nandito kabutihan, kapangyarihan. Ibig ng matiyak ang katotohanan. Minmahal, ang ibang lingkod, hindi maninira. Nagsasabi ng katotohanan. Ako'y naninira, hindi ako kasamahan, hindi ako sasamahan ng kapangyarihan ng mabait na Diyos. Amen? Kaya pag kayo naninira, sinungaling ka, you're not even worthy to enter the gates of heaven. Hindi ka karapat-dapat umakit sa langit magmana ng buhay na hanggang. Paano ka tingin manalangin sa may sakit, gagaling may sakit? Kung hindi katotohanan, ako'y nandadaya, ni isa ay walang sasama sa akin. Kahit my dearest wife, hindi sasama sa akin. Ngunit, napatunayan nila, walang alilangan, na kami ay minimahal, hindi gumagamit ang medisina. Hindi na kami gumagamit ang medisina, wala nang medisina. Panalihas lang sa pangalan ni Jesus, nagsigaling na! Amen! Praise the Lord! Nandito minimahal, maraming na-convertin mga leader ng reliyon sa panahon nila beloved Peter and John, Acts chapter 6 verse 7. Mismo, minamahal, mga leader ng reliyon lumapit sa katotohanan dahil sila ay wise, ibig nilang magkaroon ng buhay na walang hanggang. Can you read it? From the book of Acts chapter 6 verse 7, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. A great company of the priests were converted. They followed Peter and John. They were baptized in the name of Jesus. Sila ay nabautisman sa pangalan ni Jesus. Bakit? Ang makaramdaman nila ay nagsigaling, napatawad ang mga kasalanan nila, may kabutihan na tanggap nila mula nung sila'y sumunod sa salita ng mabait na Diyos. Acts 2:38, Acts 2:38, chapter 2 verse 37, ang mga pare, mga leader ng reliyon, mga wise na nag-murder kay Kristo, nasa langit na. Nasa langit sila. Oh, di namin mahal, mga leader ng reliyon sa Israel, 2,000 taon na kalipas. Sila ang pumatay kay Jesus Christ. Sila ang papako sa cross. Ngunit sila ay nasa langit na. Bakit? Sila ay naniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo dala ng apostol na si beloved Peter. Natakot ang mga pare na nag-murder kay Kristo. Sila ay nagsisi. Naniniwala sa mabuting balita. Nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Sila napatawad, sila'y umakit sa langit, ngayon tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Acts chapter 2, verse 37 and 38. Kindly. Ang mga gawa, kapitulo 2, versikulo 33 hanggang 38. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magagsisi kayo at magagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeso Kristo sa kapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Let's magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Minimahal, sa Acts chapter 4 verse 22, ating basahin ang himala ng pagpapagaling. Dahil mayroon mga hindi niniwala sa Panginoon ni Kristo, hindi mga anak ng mabait na Diyos, wala sa katotohanan, sisirain ang himala. Sabihin nila, nung araw pa. Kindly, Acts chapter 4, verse 22. Ang mga gawa, kapitulo 4, versikulo 22. Sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling. At nang sila'y mga kapag
kawalan na, ay nagsiparol sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng mga pangulong sasardote at ng matatanda. At sila ng kanilang marinig ito ay nagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat na nangasa mga yaon, na sa umagitan ng Espiritu Santo, sa umagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod ay sinabi mo, bakit nagagalit ang mga hintil at nagsisipaghaka ng mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno ay nagpisan-pisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. Let us say, praise the Lord! Minamahal, ating bibigyan ng kalagaan ngayon ang katotohanan. Maraming mga tao, pinipigilan ang pangaral ng katotohanan. Sinabi nila, hindi raw matatapos ang daigdig na ito. Nangaral na maghati-hati sila ng mga mansion sa Purvis Park, sa Despariñas, sa Green Hills. Pinapangako ng mga hindi niwala na si Kristo'y Diyos. Ang materialism, material lamang, na ito ng langit nila. Minamahal, ating buksan sa 2 Peter, chapter 3, verse 5 up to 10. Basahin po natin ito dahil may pruweba at ating nadadama na ang pruweba. Yung kanila ay salita lamang. Itong mga tao ito hindi pumubuto. Hindi niwala si Kristo Diyos. Hindi sumasaludo sa bandila. Ibang tinuturo, walang kabutihan, lahat salita, ngunit ang karera ng Diyos hindi salita, kundi kapangyarihan. Kapangyarihan, magbabagong ugali mo. Kailangan mabunagin ka, you must be born again. Ang tao isinilang alipin. Isinilang tao, alipin ang kasalanan. Isinilang ka muli kay Kristo upang magbabago ka, maging tagpagmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Galit sila sa pagiging born again. Samantala, mismo ang Diyos, mabait na Diyos, nagkatawang tao, nagsasabi, you must be born again. For only he was born of water, out of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Isilang kamuli. Ang ibig sabihin, alipin ka ng kasalanan. Ang kabilang kasalanan ay karagatang katapoy. Patuloy ka diyan, kaya karamdaman, ipa-hospital, ipa-opera, mga walang pag-asa sa hospital, namamatay, saan pupunta? Hindi napatawad, hindi nagbago, tuloy sa impirno. Samantala, sa born again, totoong born again, magbabago ka, nabang-daba mo ang presensya ng mabait na Diyos na mayroon kang matawagan na mabait ama sa langit. Ang karamdaman mo, cancer, leukemia, even epitis, hallelujah, leprosy, AIDS, gagaling dito yes, sa pangalan ni Isa. Glory to God. Thank you, dear Jesus. Inyong tangyan ang pagiging born again? Diyos mismo, mismo na katamang tao, nagsasabi, you must be born again. Kailan ba isinang ka muli sa tubig at sa Espiritu Santo. That you must have the Spirit of the living God. You must be endowed with power from on high. You must have the power to resist the devil, to overcome the devil as a child of God. Hindi katalunan ng Diablo. Hallelujah! Lahat ng bagay nandito, kapangyarihan, kabutihan, ang pagbabago ng buhay kagaling ng karamdaman, lahat na nandito sa Jesus, Miracle Crusade, in the name of Jesus, hallelujah! Right, amen, hallelujah, hallelujah! This is
the church of the living God. Amen, right. Hallelujah. I can guarantee you 100%. Yes, hallelujah. Any heartbreaking problems, any calamities, beyond your power. Amen, right. Hallelujah. The soul, I'm telling you, all that's concerned for the welfare of our nation or nations of the world, I wish you this day before it's stolen. Now I remember one of the leaders of the scientists, an astronomer from America. I read it in the newspaper, in the bulletin. He said, if you have a religion, it's now time to pray. Panahon na ngayon, before it's too late, bago mahulihan lahat, manalangin kayo. Wala nang pag-asa, hindi malutas namin, hindi namin kaya ang ozone layer na sisira. Ito'y nakalagay sa Biblia, sa 2 Peter, chapter 3, verse 5, up to 10. The earth, the planets, the heavens are reserved unto fire for the judgment of the ungodly men. Right, so sunugin ng matinding init ng apoy ang ating planeta, sunugin ng mabait na Diyos. Hallelujah, right, amen, hallelujah. Sinabi ng mga scientist, ngayon na kayo manalangin. Yes, bago mahuli ang lahat. Amen. Manalangin na kayo dahil wala na sa magagawa sa ocean layer na nasisira. Kaya lahat pinamahal ng aralang walang prima, walang ebidensya. Umaasa tayo sa mga reliyon na tayo naging mga reliyoso sa pamagitan ng pagdanak ng dugo, pag-agaw, pagdaya sa atin ng mga dayuhan, ng mga banyaga. Naging reliyoso tayo dahil tayo natalo sa gira. Ngunit patungkol sa mga problema na hindi magagawa ng tao, wala rin silang magagawa talaga kung sila ay nasa Diyos. Nasaan ang Diyos nila? Nasaan sila? Nasaan ang pananampataya nila? Ngayon masubok ang katotohanan, kaligtasan. Dapat natin malaman na ito'y hindi nagsasabi ng katotohanan. Ating saliksikin, harapin ang katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I tell you, my dear fellow countrymen, my dear peoples of the world, there are more than 7,000 religions who have deceived the entire world and are bringing everyone to destruction in the fires of hell beyond everybody's reckoning. Ngayon na, dapat ay mamuhi sa mga reliyon na yan, nagdadaya, dinadaya, walang kapangyarihan. Nandito ang problema. Tingnan natin kung nasa katotohanan na sinabi Biblia, ang Diyos ay tumutukod sa panalangin. Right. God is a listening God. Hallelujah. Tuwang-tuwa ang mga tunay na mga alagaan ng Diyos. Bakit? Ito na ang katabusan ng mga tao na nabrinwas, na daya ng Diablo. Right. Oras na! Upang kayo'y mahango sa kahirapan, sa kasalanan, na magpupunin sa inyo sa apoy ng impyerno. At maraming, mahigit 7,000 nagdaya sa buong daigdig, nag-brainwash sa mga tao, billions, hiksilyon, nasa impyerno, naglalangoy sa apoy ng impyerno dahil sa mga reliyon. Ngunit ang totoo, isa lamang, Jesus is the way, the truth and the life, siyang katotohanan, siyang kunin mo, tanggapin mo si Kristo! As meaning as receive Him. Amen, amen. He gave Him power to become the sons of God. If right. Sons and daughters, then heirs of eternal life. As meaning as receive Him. Anong tinanggap mo? Si Kristo ang Diyos na magaling! Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you have power to resist the devil, power to live for God, power to go to heaven.
Amen. Power to reach heaven. Hindi basta-basta kalaban kapangyarihan ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Kristo, magkaroon ng kapangyarihan, umakit sa langit, magbabala ng buhay ng malanggan. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kale, read it. 2 Peter chapter 3, verses 5 up to 10. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth is standing out of the water and in the water, whereby the world being overflowed with water perished, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. For it is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Earth shall be burned up. Sabi ng mga scientist, wala ng pag-asa. Wala silang magagawa. Sa ibang mga bansa, Indonesia, Malaysia, nagkaroon ng gutom, yun ay nagpapahiwatay na malapit na ang wakas. Lahat ay lumapit na sa katotohanan. Right, amen. Hallelujah. Na yung mga magdaraya, nagtuturo na hindi matatapos ang daigig na ito, na sila ay maghari-hari na mamansyon sa promised land. Yung ayaw sumaludo sa bandila, ayaw magsundalo, hindi bumubuto. Yan nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, maliit lang na Diyos. Marami nagtuturo, tatlo ang Diyos. Hindi inisip nila, paano maging tatlo? Paano maging tatlo? Revelation chapter 9:19-20, kaya nagbibigay ng salot o bumit na Diyos bilang parusa sa mga tao, nagpadaya sa mga reliyon. Ito'y bilang parusa upang ang lahat na ibig umakit sa langit hanapin ang katotohanan, right, at ito mahalap ninyo sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Amen, amen, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Revelation chapter 9, verse 19 and 20. Dahil sa mga salot, nagkaroon tayo ng ozone layer depression. Nagkaroon tayo ng El Nino. Ngunit muli ng mabait na Diyos, ito'y nakakabuti sa mga taong practical wise, ibig maligtas kami ng Diablo at magbubana ng buhay ng langgang. Ito'y blessing in disguise. Amen. Gracia. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise Amen. The Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng mga siyentist, mga presidente, ilan ngayon ang nanginginig sa takot at ang bilis napakasira ng ozone layer. Bago mahuli ang lahat, sabi ng mga scientist, manalangin na kayo, ngunit walang dinggin na nasa reliyon. Isang tiyak ng bagay, kapag hindi ko dinggin sa bagay ng ininyo, pagkaisira ng ozone layer, paano kayo dinggin? Paano maligtas ang mga tao na kaatang sa apoy ng impyerno? Paano maligtas ang tao sa kamay ng kasalanan, sa kamay ng diablo? Paano ang alipin ng kasalanan? Paano mapalaya sa kasalanan? Kung wala ka sa katotohanan, kahit anong panalangin ang bumait na Diyos, hindi ka tinggin. Kung kayo hindi dinigyan Diyos, delikado yan. Ilang bilyon mga tao, dalhin niyo sa impyerno. Ngayon, oras na mamulat sa katotohanan. Amen, amen. Hallelujah. Oras na mamulat sa katotohanan. Kami na sa television 10 years na. Hindi ba ka nakikita? Mga mata nila nakikita? Hindi ka nagarinig? Makitong dito ang sigaling? AIDS, cancer, nagsigaling? Sa Biblia, Matthew
chapter 11, verse 1 to 4, nagtanong si John the Baptist, Panginoon, sino kayo? Sumamagitan ka ng messengers. Sumagot siya. Tinanong, ang tanong ay, ikaw ba misaya na darating? Ang sagot niya, sabihin mo kay John, ang mga bulag na kakita, mga pilay na kalakad, kitungin, nagsigaling. Sinabi niya, yung pagpagaling ng kitungin, ng cancer, walang magkagawa niyan kundi ang Diyos lamang. Mabait ang Panginoon. Amen! Praise the Lord! Dito sa mapilay na kalakad, mga kitungin nagsigaling, maraming gumaling, diabetic, lahat ng mga incurable spiritual disease nagsigaling dito, nagpatunayan na ang Diyos ay nasa amin. Kami nasa katotohanan. Amen! Praise the Lord! We are the church of the living God! Oh, glory! Hallelujah! Hallelujah! Huwag namin, mahal natin, ipagpatuloy yung ating pagka-brainwash. Nagpapadaya tayo, walang kaputihan na ating nakuha. Kailan ba tayo naging religyoso? 400 years ago. Nung naagaw, nila Magellan, Legazpi, Digapita, Padre Damaso, ang Bansang Pilipinas. Ang dala nila ay reliyon, Roman Catholicism. Nag-umpisa tayo pagka Romano Katoliko, 400 taon. Kung ang mga Hunis umagaw sa atin, umabot 100 taon, ding ating reliyon ay Sintoism. Kaya mga Sinto-Sinto na tayo sana. Kaya tayo naagaw ng Kastila, Espanya, 400 taon, 400 years, kaya tayo naging Romano-Katoliko. Oh, naging Romano-Katoliko. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Mabuti pa noon, tayo lang reliyon, nanalangin tayo, diretso sa langit, dumininig ang mabait na Diyos. Dumininig. Noong pumunta mga Kastila, dala nila ang gawa ng kamay nila. Gawa ng kamay nila. Si San Juan, San Pedro, San Pablo, hindi naman yun San Juan na matay. Yun ay mga ginamay, gawa ng kamay ng tao, mga revolto, galing sa Espanya. San Juan, kung anong mga san, Santa Inés, dala nila rito. Yun ang dala nila. Anong nangyari? Sa Biblia, sinabi, pagluhod sa ginawa ng kamay ng tao, lumuluhod ka kay Satanas. Mga minimahal, mga kababayan ko, sino paniniwalaan niyo? Sino paniniwalaan ninyo? Yung mga disatana galing sa Espanya. Yung mga disatana umagaw ng basang Pilipinas. Sino paniniwalaan ninyo? Kundi si Kristo! Ang buhay ng Diyos! Right, amen. Hallelujah, amen. Ang kanyang salita, na may pangyayari, may kapangyarihan. Right, amen. Sa oras, maniwala ka, matanggap mo ang Espiritu ng kapangyarihan. The Spirit of love and the sound mind. Maging matalino ka kapag si Kristo nasa sa'yo na. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kapag kayo naniwala, lahat kayo, lahat magkaramdaman, kahit sino, ng mga may sakit dyan, pumunta dito sa Jesus Miracle Christian Ministry. Amen. Kayo makinig. Amen. Lahat kayo kagaling sa pangalan ni Isa. Hallelujah. Amen. Pruy ba na kayo'y tinanggap na maging anak ng mabait na Diyos? Matanggap niyo ang Espiritu ng Diyos. Kapag kayo nakinig, actual, papasok ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Espiritu ng Diyos. Kayo maging mga anak na ng Diyos after baptism in Jesus' name. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Kayong mga may cancer, leukemia, TB, diabetes, lahat ng mga uri ng karamdaman na walang pag-asa sa ospital. Ibig niyo mabangkrap, maubos ang kayamanan ninyo. Pag namatay kayo, tuloy kayo sa impirno. Pumunta kayo rito, walang gastos! Pagbabago kayo, gagaling karamdaman ninyo, akit ka sa langit, magmamana kayo ng buhay Amen. Na walang ka. Hallelujah. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Tinan mo, minamahal, ang dala ng mga Kastila na mga leader ng mga reliyon, mga ginawa na kamay ng tao, gawa-gawa nila, buksan ang Biblia. Kaya salot, karakatakot,
dahil sa galit mo may Diyos. At upang kayo'y makasumpong ng katotohanan. Kale, read that. Apokalipsis Kapitulo 9, versikulo 19 hanggang 20. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot, sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo at siya nilang ipinananakit. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosang ginto at pilak at anso at bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakaririnig man ni nakakalalakan man. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Minamahal, kung hindi ka naawa sa inyong sarili, hindi ka naawa sa mga anak ninyo, hindi ka naawa sa mga ilang milyong mga Pilipino, patuloy, salot, dahil patuloy tayo sa pagka-brainwash, pagpadaya ng mga leader ng reliyon galing sa Espanya. Makapaniwala kayo? Kalaban? Mga conquerors? Mga magdaraya? Magdala ng kaputihan sa bansang Pilipinas? Dala mo espada? Mga sandata? At mga rebulto? Ang reliyon nila? Makapaniwala kayo, minumahal? Tingnan natin! Itanong mo sarili mo, paano ka naging katoliko? My dearest brothers and sisters, you, ako'y katoliko din, katoliko ako. Ngunit ako'y katoliko, nakatanggap ng katotohanan ng Espiritu ni Kristo. Amen! Ang makaramdaman namin kumaling nung napatawad ang aming kasalanan, nagpapatunay na kami ay mga anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggang. Kristiyan ang totoo. O, iyon, hindi. Totoong Kristiyano, may Kristo. Dati kapagirihan ni Kristo, kapag na Espiritu ng Diyos na sa amin. Ang aming mahal, para malaman ang buong daigdig, na tayo ay nanggaling dati sa mga reliyon. Ang mga Katoliko, dati tayo mga Katoliko na walang Kristo, Katoliko sa pangalan lamang. Alright, ang nanggaling sa Katoliko, mga Katoliko, nakatanggap ng Espiritu ni Kristo, itaas ating magkamay, itaas magkamay. O, tingnan mo yung mahal! O, itaas, huwag kayo yung magkamay, lahat. O. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Alright! Sino nakatiyak na ikaw'y namulat sa katotohanan, natanggap ang pag-ibig ni Kristo ang kapangyarihan na ngayon ikaw na'y anak ng Diyos akit sa langit pagmamana ng buhay ng wagang. Tas magkamay! Amen! O, tingnan mo yung mahal! Oh, magkaymay! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Kami ay dati galing sa mga reliyon, galing sa Katoliko, ayaw namin paloko kay Satanas! Ayaw namin magpanata sa Satanas! Right, amen! Ibig namin ang langit at buhay na walang hanggan. Yes. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kami na mahal, kayo, nasa reliyon pa, tumakas na kayo diyan before it's stolen. Right, it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sinabi ng Isaiah 41, verse 10, kapag ikaw nagtanggap ng katotohanan, si Kristo na tayo, you are bound for heaven, He will give power, for God is power. He will tell you, my son, my daughter, fear not, I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will strengthen thee. Yea, I will hold thee. I will help thee in the right hand of my righteousness. Your enemies will be confounded. Their weapons will be as nothing. Right, amen. Your enemies, for fear of you, will hide away from yes, you. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nag-aaway ang mga tao sa buong mundo. Isa lang ang magulang. Si Adan. Si Eva. Nag-aaway-aaway. Bakit? Dahil sa mga reliyon. Sabi ng isa, ang aming reliyon ito. Ang aking reliyon ito, itong tama. Itong tama hanggang sa nag-aaway. Magpakita ng abilidad. Ngunit ang tama ay si Kristo lamang. Hallelujah! Amen! Praise the Lord!
hindi reliyon, kundi ibigay sa inyo ang kirihan. Without the Spirit of Christ, none of us. If you have the Spirit of God, it will bear fruit. The nine fruit of the Spirit: joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against us, laban dito ay walang batas ng kalikasan, ng kamatayan, batas ng kalikasan, ng kasalanan. It's human to commit the sin and die and be thrown into hell. It's human nature to commit a sin and die, and to die and be thrown into hell. It man's nature. Can you read it? From the book of Galatians, chapter 5, verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Praise the Lord! Praise the Lord! Against such, there is no law. The law of sin and death. The moment you have the fruit of the Spirit out of your love for God, you lead out the Jesus into your heart, then it will bear fruit. Bubungan ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. The fruit of nine fruit of Spirit. Sabi ng Biblia, pag mayroon ka na dito, wala nang batas ng kalikasan ng kamatayan. Wala nang batas ng kalikasan ng kasalanan. Kaya kung you're on fire with God, mainit ka, talagang you serve God, you love God, without any mental reservation, but rather, with an open heart, you come always, you attend, ang bibig mo'y banal na. Grabe! Banal na banal! Grabe ang power diyan! Wala na kalikasan ng kasalanan. Kamatayan, tatakas na. Hindi ka nadalaan sa libingan. Akit ka sa langit, buhay. Magmana ka ng buhay na walang hanggang. Amen? You are over and above the law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made you free from the law of sin and death. Ang Espiritu ni Kristo nasa iyo, yun ang magpawi ng batas ng kalikasan ng kamatayan. Kaya, totoo, maraming binaril dito, tumatalbog mga bala, patunay na totoo ang salita ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Bumaril kay Barrio Jerry Morelio na mga tulisan, sila ang nangamatay, tumalbog ang bala sa dibdib ni Barrio Jerry Morelio. Nagpapatunay na totoo ang salita ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Yun ang katangian ng Diyos. Oh. Ibig mo maging anak ng Diyos? Mabait ang Diyos? Ibig mo ng langit? Pumunta ka sa Jesus Miracle Christ Ministry. Ayaw mo ng impyerno! Ayaw mo matay sa cancer, leukemia, TB, diabetes? Mabankrupt ka, mawalang millions, mawala, tuloy ka sa impirno, dito, gagaling ka, walang gastos, akit ka sa langit, magmamana ka pa ng buhay, na walang gang. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang gobyerno ng Amerika gumagastos na billions of dollars para ma-eradicate ang drug addiction. Dito, millions of pesos ang ginagastos sa Pilipinas para mawalang drug addiction. Ni isa ay walang nagbago. Ngunit sa Jesus Miracle Ministry, libo-libong mga drag-addict na palaya sa pangalan ni Jesus! Nagbago! Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen! Praise the Lord! Kung lahat ng tao maging anak ng Diyos, makatanggap ang Espiritu ng Diyos, maging born again, lahat ay maging maligaya, magkaroon kapangyarihan, yura ka na lakas serpente, walang demonyo, walang hundaper, kidnapper, kinabandiral, magtagumpay, laban sa punagin, Christian! Amen! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Then you can come, yataas min mahal, tanggapin ang mahal na Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Kumanta ka! No! I belong! God, there is Jesus! Amen! Right! Thank you, there is Jesus! Lead out, there is Jesus into your hearts! And become a child of God. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years.
my dearest fellow countrymen, my dearest peoples of the world, in different nations of the world, in your homes with your televisions, you can lead others Jesus in your hearts. Tell others Jesus. There's Jesus, I need you as my Savior. I persist, I pray, come into my heart, forgive my sins, cleanse me from all unrighteousness, make me a real son or daughter of God, an heir of eternal life. Make me a real Christian by heart, indeed and in truth, an heir of eternal life. Forgive my sins, save me, O Lord, and my loved ones. Heal me, O Lord, solve my problems. Father, dearest, I pray in Jesus' name, in the name of dearest Jesus, amen and amen. Amen and amen, praise the Lord. Father, there is the name of Jesus, there is Jesus, I beseech you, Lord. Forgive the sins. Make them real Christians. Set them free from the bondage of sin. Heal them, O Lord, as of the problems. Impart unto them the spirit of truth. The Holy Spirit, pity, great love for thee, and fear of thee. Father, there is I pray. In the name of my dearest Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Those of you, my dearest peoples of the world, in your homes, in your televisions, touch your TV screens. Whatever sicknesses you have, kayo minamahal sa ating bansa, sa mga bahay ninyo na may television, ipatong kamay ninyo sa inyong mga TV sets. Palayasin naman sa mga espiritu ng cancer, leukemia, and diabetes. Lahat ang uri ng karamdaman. Pagkabula, pagkapilay, pagkaparalitiko, heart disease. Lahat ang uri ng karamdaman. Banggitin, kung mayroong karamdaman ka, you my dearest peoples of the world, cast out the demons of cancer, leukemia, and diabetes. Each, whatever it is, hallelujah, demons of cancer, leukemia, and diabetes. Demons of purity, sickness, and disease. Blindness, heart disease, paralysis, hallelujah, kidney trouble, ulcer, cancer, hallelujah, demons of diabetes, all the diseases, demons of goiter, carnal depravity, and glory, demons of drug addiction, all demons of leprosy, cast out in the name of Jesus, cast out, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name, amen. Thank you, dear Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. As a token of your faith in God, raise your hand. Stand up in your homes throughout the world with your televisions. Raise your hands and jump 3 times. Shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let's clap our hands to address Jesus. Hallelujah, praise the Lord. 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 Hallelujah. Be healed. Be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Those who are sure that they were healed by the Lord before and after today, noon, ngayon, gumaling ang makaramdaman nila. They were healed before dawn, ngayon. They were healed before and today. They were healed. Only those who were healed, raise your hands. Wave your hands. Iwagayway ang mga gumaling. Wave your hands. Hallelujah. Praise the Lord. Those who were healed, wave your hands. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You see, thank you, dearest Jesus, for saving me from the powers of hell, for healing my sickness and diseases. Amen. You say, hallelujah. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Minimal, we love you so much, but our dearest Jesus loves you more.